Malungkot itong balitang ito, ha? Yung pagpanaw ni Bayani Fernando, nako. Alam nyo po kanina, mga bossing, ha? Mga bossing kanina, eh, si Bayani Fernando po ay meron daw inaayos sa kanyang bubungan, tapos nalaglag siya, mga bossing. So, ayun ang problema. May edad na kasi itong mamang ito, eh. May edad na to, tapos pinabayaan pa nilang ano, pinabayaan pa nilang magkumpuni sa bubungan. So, nalaglag itong mama, tapos nabagok yung ulo. So, kaninang alas 12, 16, namatay itong si Bayani Fernando. Bakit ko to binabalita? Idol ko to si Bayani Fernando. Sobrang idol ko to. Kasi, alam ninyo, wala kaming disiplina sa Cubao. Wala kaming disiplina sa Cubao. Malapit sa amin ang Marikina. Merong isang beses na nakainom si Boss Dada nung araw pa yun. Matagal na panahon na, nakahubad ako, naglalakad ako papunta sa sakay ng jeep pauwi ng Cubao. Hinuli ko dyan, mga bossing. Hinuli ako dyan, dinala ako sa presinto, bawal ang nakahubad. Grabe ang disiplina ng Marikina. Again, ha, ang Marikina, hindi po yan mayaman na syudad. Mahirap na syudad lang din yan. Pero naniniwala ang mga Marikenyo na kapag may disiplina, kahit wala kayong pera, tumataas yung antas ng pamumuhay. True enough. Umunlad ang Marikina dahil dun sa disiplina. Tatlong term si Bayani Fernando sa Marikina. Kahit na ang Marikina laging nadidilubyo, eh nakaka-recover sila kagad. Kaya nagsimulang gumaling yung mga mayors sa buong Metro Manila dahil kay Bayani Fernando. Ang galing-galing yan. Rest in peace kay Sir Bayani Fernando. Kasi yung pumalit sa kanya, yung mayor ngayon, naging mayor yung asawa niya eh. Tapos after nung kanyang asawa, naging mayor din yung kanyang, itong si ano ba, nakalimutan ko na yung mayor ng Marikina. O basta yung mayor ng Marikina ngayon, magaling pa din. Tapos hanggang ngayon, mga bossing, hanggang ngayon, yung disiplina ni BF, eh ano, kumbaga tuloy-tuloy pa rin. Alam mo ba ang mga bawat bahay sa ano sa Marikina, binibigyan niyan nila ng yung pang-ipit, yung tong na mahaba, pampulot ng mga basura. Tapat ko, linis ko, ganun dyan sa may Marikina. Iikot ang barangay, tapos pag nakita yung tapat mo madumi, yari ka. Yari ka talaga. Kaya yun, obligasyon mo, basta tapat mo, harapan mo, obligasyon mo yan. Si Marcy Teodoro, magaling din yan. Obligasyon mo na linisan yun. O ang binibigay ni BF, yung dustpan, walis, tsaka yung pang-ipit. Tsaka sako. So, yun. Siya ang kauna-unahang gumawa nun. Ang linis-linis ng Marikina. Pag nagpunta ka sa palengke ng Marikina, yung lapag, hindi basa. Kasi si BF, ano yan eh, civil engineer yan. Kaya kung makikita mo, meron siyang construction, ano, meron siyang construction firm, yung BF, yung Bayani Fernando Construction Firm. Oo, grabe. Sabi nga nila, kanya daw yung SM dyan, tsaka yung SM sa Masinag eh. Yun ang dati nilang ipinupukol sa kanya. But anyways, mayaman na talaga sila dahil meron nga silang construction firm. Oo, ano yun nga, pinalinis, inayos, dinisiplina niya ang Marikina. Sobra-sobra. Kaya, nagkaroon ng ano, noon gusto nga siyang patakbuhin noon na vice president eh. Actually, may mga nagsasabi na tumakbo ka ng presidente eh. Gusto kasi nga, nakita nga yung ganda ng ginawa niya. Nasira lang si Bayani Fernando dahil nga sobrang bilib sa kanya nung mga leaders nung panahon niya. Ginawa siyang MMDA chairman. Alam niyo yung ginawa niya. Nang nag-MMDA chairman siya, siya ang unang isko. Siya ang unang isko na lahat ng mga sidewalk clearing, pag lumagpas ka, gigibain yan. Ganun kasi ginawa niya sa Marikina eh. Eh kaya lang, doon na siya naging unpopular. Kasi feeling nila, anti-poor siya. So yung nagawa niya sa Marikina, tinry niyang gawin sa buong Metro Manila, ang problema, eh hindi pala kasing disiplinado ng mga Marikenyo yung mga taga-ibang lugar. So naging unpopular si Bayani Fernando doon. At dahil doon sa ginawa niya sa MMDA, actually, before MMDA, kung tumakbo siya sa posisyon Senate Vice President, kung hindi siya nag-MMDA, baka nanalo. Si Noli De Castro hindi sana nanalo. Kaya nga lang, ang problema is nag-MMDA siya, tapos nagtrabaho siya ng tama. Eh alam niyo naman dito sa atin sa Pilipinas, pag nagtrabaho ka ng tama, kagalit ka nila. Sabi nga ni Pepe number 12, eh, nakita mo na may gutter.
sa Metro Manila nung naging MMDA chairman siya. Tama! Lahat ng mga pila, nagkaroon ng maraming waiting shed, mga bossing. Dahil kay BF, yung mga dati ang EDSA, agawan yan sa bus. As in, dati ang EDSA, pucha, masasaga sa angkap, siksikan yan, takbuhan yan. Noong naging si BF, ginawan niya ng bus, yung parang pit stop, yung mga bus. Ginawan niya ng terminal, yung mga bus stops dyan, nilagyan niya ng mga waiting shed. Oh, tapos ang daming nakaaway niyan dahil ang daming ang mga kariton-kariton na pinagkukuha niyan, yung mga nagtutulak-tulak na naka-standby niyan sa Pilcoa. Ang dami talagang nakaaway niyan. Kaya doon siya naging unpopular. And yun din yung naging mitya nung kanyang political career. Pero yun nga, pinilitan siya ng kanyang asawa, nag-focus siya sa business. O kasi magaling na urban planner yan si BF. Pero pag tinanong mo si BF before, yes, siya ang nagpauso ng bike lane. Tama, napakaganda ng bike lane dyan sa Marikina. Lahat yan, naisip ni Bayani Fernando, bike lane, jogging lane, lahat ng lane nandiyan dyan. Oo, so dyan naman ako bilib na bilib sa mga Marikenyo. Dahil ang Marikenyo, masasabi mo na disiplinado. Dahil nagawa ni BF sa kanila eh. Pagdating sa ibang lugar, hindi na nagawa ni BF. Ang problema, hindi na si BF. Problema na yung mga tao. Ayun, kaya yun ang gusto ko lang sabihin na si Bayani Fernando ay isang malaking kawalan si Bayani Fernando sa Pilipinas. Napakagaling na urban planner niyan. Actually, ang idol niyan ay si Palafox, yung urban planner ni Marcos Sr. Ayun, na sa kasamang palad siya ay wala na sa atin. Alam niyo yung diyan sa may SM North. Yung ginagawang common station, yung isang istasyon na lahat ng linya ng train magtatama-tama. Oh, project niya pa rin 'yon. Si BF ang gumagawa nun ngayon. Oh, solid 'yon, solid. Pakinggan natin itong isang itong balita na nakakalungkot. Na balita po, pumanaw na ang dating MMDA chairman na si Bayani Fernando matapos mahulog mula sa bubong ng kanilang bahay. At dahil dito nagkaroon... Hindi meme TV. Ang tawag namin dyan, Little Singapore. Ang model niya is Singapore, si Lee Kuan Yew. Actually, yan nga yung sinasabi ko, yabang-yabang ng mga tiga Makati, di ba? Tagal-tagal na ng Makati. Ganyan kami sa Makati. Ang yaman-yaman nyo sa Makati, natural, marami kayong ibibigay sa mga tao. Tingnan nyo, Marikina, ang hirap-hirap niyan. Dating ang probinsya yan, dating ang hindi part ng Metro Manila yan. Ang Marikina eh. Pero tingnan mo naman, hindi ba? Napaganda ng isang Bayani Fernando. Kaya dapat lang bigyan natin ng pugay talaga itong mamang to. If there's someone na talagang tinray linisin yung Metro Manila, it's this person.